tuloy-tuloy ang reopening ng bansang Singapore simula noong June 21, mas naging maluwag na ang kanilang restriction. Ano-ano ba ang pwede at hindi pwedeng gawin sa naturang bansa? Alamin natin yan mula kay Alyza Marcaida live mula sa Singapore. Good morning, Alyza! Good morning po. COVID-19 situation updates mula dito sa Singapore. Ano nga ba ang mga pwede at hindi pa pwedeng gawin simula ngayong Linggo? Dahil sa unti-unting pagbuti ng kalagayan ng sitwasyon dito sa Singapore, bagamat mayroon pa rin mga natatalang COVID-19 cases, nagpa siya ang pamahalaan na bigyan ng kaluwagan ang ilang mga pang-araw-araw na aktibidad ng mga mamamayan. Nagkaroon din ng ilang paghihigpit upang matiyak ang seguridad ng bawat isa. Sa pagpapatuloy ng pagbubukas ng ekonomiya sa bansa, ilan sa mga naturang pagbabago na ipinatutupad na SOPs ay ang mga sumusunod. Simula ngayong Linggo, pwede na ang dine-in. Pinapayagan na ang pagkain sa mga eateries at restaurants, subalit dalawang tao lamang sa bawat mesa. At kung sakaling mahigit sa dalawang tao ang grupo ng kakain, dapat ay magkakasama sila sa bahay at kailangan pa rin masunod ang rule of two. Bukod sa safe distancing na kailangan ipatupad, ipinagbabawal din ang pagpapatunog ng music sa mga kainan upang maiwasan ang pagsasalita ng malakas ng mga taong kumakain. Pinapayagan na ang pag-aalis ng mask sa mga indoor sports na may dalawang tao lamang. Pwede na ding walang mask ang mga nasa gym classes sa fitness studio, subalit kailangan matiyak na ang kanilang bilang ay hindi tataas sa 30 kasama na ang instructor. Kailangan panatilihin ang safe distancing na at least 2 meters sa bawat individual at 3 meters naman sa bawat grupo. Ang lahat ng mga bibisita sa mga elderly care home ay kailangang magpa-antigen rapid test muna at dapat ay negative bago mapayagang makapasok. Ukol sa mga religious activities, pinapayagan na ang mga religious classes at pastoral services, subalit ang bilang ng mga dadalo ay hindi dapat lumagpas sa 50 katao. Pinapayagan na ang mga live music performances gaya ng pag-awit at pagtugtog ng mga wind instruments para sa mga congregational at worship services. Subalit, 2 tao lamang ang pinapayagang mag-alis ng mask para umawit o tumugtog sa ganitong instrumento. Hanggang 30 katao naman ang pinapayagang magkatipon-tipon sa bawat religious service. Samantala, hindi pa rin pinapayagan ang pagbubukas ng mga water parks, ang pagka-camping at barbecues. Wala din munang mga wedding receptions na pinapayagan sa kasalukuyan. Reporting from Singapore, ako po si Alyza Marcaida. We live in interesting times. Maraming salamat sa iyo, Alyza. Sana ay mag-ingat din kayo dyan. At isa pa pala, may tatanong lang ako, kumusta naman yung vaccination rollout dyan? Marami ba ang Singaporean at mga kababayan nating Pilipino yung nabakunahan na dyan sa Singapore? Majority po, kasi ang una po nilang pinrioritize is yung mga older generations. Pero ngayon po, pwede na rin pong magpa-appointment yung younger, yung last po na priority, which is 39 and below po. Ah, okay. So, ibig sabihin, medyo madami na rin yung nabakunahan dyan, kaya mas maluwag yung restriction. Pagdating naman dun sa mga limbawa, galing sa ibang bansa na mga turista, allowed na rin ba na pumunta dyan sa Singapore? Sa kasalukuyan po, meron po silang tinatawag na entry approvals, which is by approval po ng Ministry of Manpower or MOM dito po sa Singapore. So limited po yung mga pinapayagan po nila pumasok. Usually po yung mga merong valid na in-principle approval, which is yung kailangan po sa mga magtatrabaho po dito sa Singapore. Pero aside po sa mga Singapore permanent residents and yun po yung mga locals nila, limited po yung mga pag-approve po nila ng pagpasok po ng mga foreigners po dito. Ah, okay. So kapag tourist, hindi muna. Kung dapat ay may mahalaga kang gagawin dyan sa Singapore bago payagan na makapasok. Tama ba? Yes po. Ayan. Thank you so much, Alyza. Ingat kayo dyan. Thank you po. Ingat din po.